What's up, mga kabatid? Yun! Andito na naman po tayo, your nurse, Lanlan. And yes, for today's video, sasagutin ko po yung isa sa mga comment nung nanood sa vlog ko recently. Tinatanong niya paano daw maglinis ng fixed bridge. Okay? So, bago po natin simulan ang vlog na ito, pakiplay mo na yung intro! Yon, welcome back. So, muli po pinapaalala ko sa inyo na ako po ay isang dental nurse po, hindi po ako dentista. So, itong ginagawa ko pong ito ay for dental health awareness lamang po, and lahat ng mga sinasabi ko ay natutunan ko po sa doctor ko and sa aking experience as a dental nurse for the past 13 years. Ayan. So, yon. Umpisa na po natin. Paano nga ba linisin ang fixed bridge? Ang bridge po, yun po yung ginagamit na pamalit pag kayo po ay nawawalan ng mga ngipin. Katulad po nito, nawawalan siya ng isang ngipin dito, so ito po yung kanyang fixed bridge. So una, ang paggamit po ng water flosser. Pero hindi ko mahanap yung water flosser sa store namin. Kaya ilalagay ko na lang yung picture dyan and ipe-play ko yung video. Yun, ganun yung isa sa mga sinasuggest ng doctor namin. Pero mahal po yung water flosser dito sa aming clinic. And sa Shopee, parang mura yung mga nakikita kong water flosser. Pero dito ang mahal, nagre-range siya sa 20 kd. Minsan more than 20 kd pa nga. So yung next na ginagamit para malinis yung bridge is itong parang super floss. Ang tawag ng doctor ko dati, super floss. Pero parang brand name siya ng isang kilalang company. Pero super floss yung alam ko. Hindi ko lang alam kung ano ba talaga yung tawag dito. So ganito po yung itsura niya. Ayan, may para siyang matigas na part bago yung malambot. So yan, tanggalin natin. Dahil 'di ba pag naka-fix bridge na nga kayo, hindi na 'yan natatanggal. So hindi siya nalilinis dito sa gitna yung nawawalan ng ngipin. So ang gagawin ninyo, ganito po yan. Ayan, paano ba natin i-demo? Wala tayong cameraman. Ayan, ganyan. So yung matigas po na part ng nito ay ipapasok nyo dun sa gitna kung saan yung may nawawalang ngipin. Ayan. Ayan, ipapasok nyo po yan sa gitna. Ganyan. Tapos kukunin niyo yan. So, nakapasok na siya, yung matigas na part. Ayan po. Tapos, yan. Papadaanin niyo siya sa gitna. Ganyan. Kikita niyo ba? Ganyan, papadaanin niyo sa gitna. Ganyan. Ayan. So, nalilinis siya, di ba? Yan. Ayan. And then, hilain niyo na. Ganun. Hilain niyo lang. So, yun. Yun yung isang way para malinis po yung fixed bridge. And of course, yung mga katabing ngipin, i-floss nyo rin, di ba? Gamit kayo ng normal floss. Huwag ito, yung normal floss. Magpo-floss kayo lagi in between ng mga ngipin. Yan. Sa lahat ng side. Okay? So, ganun po yung second na tinuturo ng doktor namin. Yung paggamit ng super floss. And then yung third po, yung interdental floss. Okay, so ito po yung pangatlo na tinuturo ng doktor namin sa mga pasyenteng may bridge. Yung tinatawag na interdental floss. Ayan po. So, may mga sizes po yan. So, piliin nyo yung pinaka-manifest siguro. Dito po sa Kuwait, parang nagre-range siya sa 1.5 or 2 kd, ganyan. Tapos, 6 na yung laman. So, ganyan po. Ang tawag po dito ay interdental floss. So, ganito ang gagamitin. Pwede mo siyang gamitin kahit sa mga ngipin mo and pwede rin sa bridge. So, ayan, isusok-sok mo lang siya dito sa gitna, ganyan. Ayan, lilinisin mo lang siya, ganyan. And sa mga ngipin, pwede rin susok-sok mo lang siya sa in-between, ganyan. Okay? So, yun po. Ganun po yung alam ko kung paano linisin yung fixed bridge. So, yung
kung kayo po ay may fixed bridge, kung namamahalan kayo sa mga water floss, di gumamit po kayo ng super floss and interdental. Kung sa interdental at super floss, mas maganda yung super floss kasi kung lalo na kung mahaba yung mga bridge nyo, mas nalilinis niya lahat. Yung sa gitna, ganyan, yung nawawalang ngipin. Ito kasi parang sa mga sulok-sulok lang, yung mga gilid-gilid lang. So, parang mahirapan kang ipasok sa loob, mas medyo masakit. Pero, itry nyo na lang rin kung wala kayong mahanap na super floss. Nakita ko meron sa mga online kung kayo pa ay nandito sa Kuwait. So, yun. Kung kayo po ay naka-bridge, yan, kailangan linisin nyo rin ng maigi yung ngipin nyo. Mag-toothbrush po kayo ng maayos. Yung tamang pag-toothbrush din. Like, ang gamitin nyo pong toothbrush is yung soft. Huwag na po kayong gumamit ng hard and medium. Okay? Lagi po tayong sa soft. So, ito po yung tamang pag-toothbrush na tinuturo rin ng doktor namin. So, 45 degrees po. Yan. Malat na nakatutok sa gums. And one stroke lang pababa. Okay? Pag sa taas, ganyan pa. Ganyan. 45 degrees. Yan. I-angle nyo yung toothbrush nyo. One stroke lang pababa. Hindi pwedeng ganyan. Tapos sobrang lakas ng pag-toothbrush. Hindi. Hindi po ibig sabihin na porket malakas yung pressure ng pag-toothbrush nyo, nalilinis nyo yung ngipin. Hindi. Nadadamage nyo pa po yung ngipin sa ganong klaseng paglilinis. Okay, so 45 degrees yung angle, pababa. One stroke lang po. Okay? Pag sa lower naman, ganun din. 45 degrees yung angle. Sige, friend. Pumasok ka. And then, pataas po. Ganyan. Ayan. Busy yung mga ka-work. So, sa mga likod, circular motion, and then ganyan po. Okay? Di ba, friend? Ganon po yung tamang pag-toothbrush. Hindi pwedeng ganyan. Hindi pwedeng ganyan. Hindi pwedeng ganyan. So, one stroke, 45 degrees, one stroke, ganyan. Okay? Be gentle. And at least 2 to 3 minutes po ang pag-toothbrush. Kung kaya niyo pong 3 times a day, di mas mabuti. Pero kung 2 times a day, okay na rin po. Basta tama po yung pag-toothbrush. So, yung bridge po namin, hindi po yun basta-basta nasisira dahil zirconia po yun. Kailangan niyo pong alagaan yung ngipin niyo po sa loob. So, kailangan mag-toothbrush kayo ng maayos, mag-floss kayo, magpa-check up kayo, and magpa-cleaning every 6 months. So, kahit hindi naman po kayo naka-bridge, ganun din naman po yung ginagawa sa natural ng ngipin, di ba po? So, marami na, may mga nagtatanong nga na, babahaw daw ba yung ngipin, pag, yung bibig pag naka-bridge? So, nasa tao po yan, kung nililinisan nyo ng mabuti yung ngipin nyo. Yung ang mga walang bridge, natural nilang ngipin, bumabahaw, di ba? So, nasa tao rin po yan, okay? So, ayun. Yun lang po yung gusto kong i-share kasi, yun nga, may nag-message and tinatanong paano daw maglinis ng fixed bridge. Okay, so, para lalo pang tumagal yung bridge ninyo, huwag nyo na rin ipangkagat ng sobrang titigas kasi natural nyo nga ngipin, bawal nga rin ipangkagat yun ng matitigas, di ba? So, ingatan nyo po talaga at sayang yung binayad nyo dahil mahal nga po ang fixed bridge. So, aside sa sasayangin nyo yung ngipin nyo, pati yung pera nyo nasayang. So, ingatan nyo mabuti. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo. And I hope may natutunan kayo dito sa vlog na ito. So, kung gusto nyo po yung ganitong mga klaseng vlog, huwag po nyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa aking channel. And kung may mga katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba and itatry ko pong sagutin yung tanong po ninyo. Okay, pag hindi ako busy. So, yung mga gusto pong pumunta dito sa clinic namin, kung gusto nyo pong magpagawa or magpa-check up, ilalagay ko po dyan yung number na pwede nyo tawagan and yung location namin. So, kailangan nyo pong magpa-appointment. And kung masyado namang mahal yung mga presyo dito sa aming clinic, ayan, wala pong sapilitan to. Kung gusto nyo pong pumunta dito, walang problema. Kung ayaw nyo, wala rin pong problema. Okay? Wala pong namimilit. So, yun lang. Ako po yung magpapaalam na and mag-work na ako. So, yan. Thank you for watching po and see you next time. Bye-bye!